Now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat. And once again, we are back. I believe kayo po ay pinagpala sa atin pong katatapos ng programa ang impormasyong pangkalusugan. At ngayon naman po ay tayo po ay dadako na sa Baptist Lunch. Talaga naman nga na napakasaya ng araw na ito, you know. Talagang kasi alam niyo mga kapatid, ipanalangin na naman natin yung labanan natin ngayon dahil ang internet po natin ay medyo hindi magandang kalagayan. Kaya hindi po, minsan sarap na lang tawanan 'to eh kaysa tayo ay magkaroon ng problema sa internet. All right. Ngayon po ay in behalf of our pastor, Hilo Rena, magandang tanghali po sa inyo lahat. Of course, he is our main host here sa ating pong The Baptist Lunch. Tayo lang po ay co-host ng ating mahal na pastor dito, and it's a privilege always to be a blessing to you and specifically para sa inyo mga young people. And ako po ay naniniwala na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon and continue to learn. Young people, I'm encouraging you. Kung meron man kayong dapat pagtuunan ng pansin at bigyan ng diin sa buhay ninyo, yun yung pagkakataon o parte ng buhay ninyo na kung saan kumikilos ang Diyos para kayo ay tulungan, kayo ay gabayan sa pamumuhay niyo sa mundong ito. Alright? So, meron tayong magandang pinag-usapan last week at ngayon ay may tutuloy pa rin tayo sa ating pinag-usapan in preparation of our new program, and I believe that God will continually bless us with our program. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, tayo muna ay manalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Let's pray. Heavenly Father, thank you, O God, for this day that you have given to us. Thank you, O God, for once again allowing us to have this program. Thank you for your continual guidance, O God, and thank you for your guidance and your help, O God, on our spiritual lives, O God. We're asking you, Father God, to please continue to use us, O God, and use your word to encourage these young people to live righteously, soberly, and godly, O God. In this present wicked world, we know, O God, that Satan desires their life. And I'm asking you, Father God, to please empower us with your word. Make me a blessing to the young people, O God. Alam niyo po kung ano nasa puso at isipan ko, Panginoon. And may our program help them to continue living their Christian lives properly, O God. At hinihiling ko rin po, Panginoon, naway patuloy nilang piliin. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng maayos na kaisipan na sa ganun ay patuloy nilang piliin ang pamumuhay na maayos bilang isang Kristiyano. O Diyos, hinihiling ko po sa inyo na patuloy niyo po, Panginoon, gamitin, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, na nagtatrabaho po dito sa studio. Hinihiling ko rin po, Panginoon, ang mga audio man at ang mga technical man, Panginoon, na nagtatrabaho, Panginoon, para sa aming pong programa. Hinihiling ko po na pangunahan niyo po, Panginoon, at ganoon din po, Panginoon, ang aming internet connection na hindi naging maayos, ganoon din sa main auditorium. Hinihiling ko po, Panginoon, na gawin niyo po itong maayos para rin mamaya sa service. Muli, Panginoon, maraming salamat sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Alright, nice ko po munang basahin muli sa inyo ang talata sa Titus chapter 2. Titus chapter 2, I'll read verse 11. If you have your Bibles with you, habang kayo po ay nanangalian or kung kapasalukuyan po kayo nanangalian, you can put that beside you or saan man malapit sa inyo. But I just want to read this passage in Titus chapter 2, verse 11 and 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. All right? And verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man
despise thee. Now, these are great passages, young people. Ito yung mga passages sa Biblia na magandang dapat natin pagtuunan ng pansin, because I believe that it is very important, young people, na tayo or you'll be able to practice living a life that is godly and soberly and righteously. Pinag-usapan natin yung the last time na sabi ko sa inyo, ang hina-highlight is to have a sober mind, because the main goal is for you to be a pattern of good works. Okay? To be a pattern of good works. Na sa ganun, if you'll be a pattern of good works, the word of God will not be blasphemed. Okay? Will not be defamed, o hindi matatanggalan ng respeto. Because bago tayo magtuloy sa panibagong topic, in preparation for our new program, nais kong ipaalala muli sa inyo, young people, if you are practicing or you're living a life blaspheming the word of God, not that you are hindi lang sa kayo ay nagkakasala sa Diyos, but ang pinakamabigat nito ay yung ipinapakita nyo sa mga taong nakapaligid sa inyo, lalo na sa kapwa nyo kabataan. Ano yun? Ano yung mga makikita natin doon sa kapwa? Ano yung maaaring maipapakita natin sa mga kapwa nyo kabataan if you are blaspheming the word of God? You are simply telling them that the word of God doesn't deserve any proper respect. You see that? Kapag binlaspheme mo ang salita ng Diyos, let me just give you an illustration. Like for example, if you are a Christian, lagi kong sinasabi to, as a Christian young people, you see, and then you can, people will see you. Sabihin na natin, people will see you on social media na ikaw ay talagang active na active doon, and ang ipinapakita mo naman ang activity mo sa social media is unchristian or ungodly, and sunod ka sa trend ng mundo, you see that? Kung yun ang ipinopost mo naman ngayon sa social media, then ano ngayon ang nais mong ipakita? Ano ang gusto mong ipakita sa kanila? Of course, yun yung sinasabi ko sa inyo, sa kanila, that you are trying to tell the people, that you are trying to tell your the other young people that the word of God doesn't deserve much respect sa buhay ng isang Kristiyano. You see, it's just another simple guidebook. At hindi mabigat ang dating ng Biblia sa inyo, which is yan yung pinaka ina-avoid natin. And again, kung meron man tayong isa sa dapat na iwasan, na tandaan nyo to, young people, na inyong baliwalain at tanggalan ng respeto ay yung salita ng Diyos. Remember, it is the power of God's word that build your life. It is the power of God's word that created all these things that are existing today. It is the power of God's word that made you and put you where you are right now. You see that? Even though sabihin man natin nasa malayo kang kalagayan, malayo ka sa Diyos sa oras na ito, pero tandaan mo, had it not been for the word of God, wala kang buhay ngayon. You see that? Now, kaya kung meron man tayong dapat pagkaingatan, young people, na hindi nyo matanggalan ng respeto at bigyan nyo ng kataas-taasang respeto, walang iba kundi ang salita ng Diyos. You see? Kaya nga, all you have to do is to have a sober mind for you to be a pattern of good works so that the word of God will not be blasphemed. Now, the last time I end up discussing you this topic by telling you that you have to focus and you have to give emphasis on your submission to the Holy Spirit. Yung submission mo sa Holy Spirit. Alam nyo kung bakit? It is because of the reason. Makinig buhay ng maigi. It is because of the reason that you will not be able to give respect to the Word of God if you are not going to allow the Holy Spirit to influence you. At kailanman hindi ka magsasubmit sa Holy Spirit if you are not influenced by God. You see? Now, dito sa talatang binasa natin, dito sa verse number 12, sabi dyan, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Now, dito makikita nyo, there are two things na sinasabi sa atin na kailangan nating i-deny. By the way, the word deny means to contradict.
Okay? Kontrahin. Why? Because ano yung dalawang bagay na kailangan nating maging kontra or maging against? Okay? Ano yun? Number one is ungodliness and number two is worldly lust. Maliwanag yung sinabi ng Biblia, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. You see, because these two things are always opposing to the Word of God. Lagi itong naka-oppose sa salita ng Diyos. If the Word of God is trying to, is teaching us to live godly, ganun din, ganun ang mundo naman, ang nagtuturo naman sa tao para mamuhay na hindi maka-Diyos. You see that? Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo mga kapatid. Yan po ay sa kadahilanan na marami po kasing mga Kristiyanong kabataan ngayon. Ito pong dalawa na ito ang pinakapalasak na ginagamit ng Diablo sa buhay nila para tuluyan silang maging malayo sa Diyos. Now, kaya ko po yan sinasabi po sa inyo. Tinan niyo po. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Now, ang nangyayari po ngayon, may kukonek na po natin. Ang nangyayari po ngayon, kung bakit palasak na itong ginagamit ng Diyos, tandaan nyo po, we are living in this present world. And this present world is an ungodly, wicked world. Alright? Therefore, my force, Satan has his power in this world. And tatandaan po ninyo, young people, that we still have the sinful nature. Ang pinaka-gravity ng Diablo sa atin bilang isang Kristiyano, okay, yung gravity, yung pinaka, alam nyo naman kung ano ibig sabihin ng gravity, alright? Yung naghahatak sa atin para makuha tayo ng Diablo sa worldliness, sa ungodliness, and worldly lust, ay yung sinful nature natin. Therefore, ang kailangan ninyong pagtuunan ng pansin, young people, ay hindi dapat kayo ma-overpowered ng inyong sinful nature. That's the main thing. Okay? That's the main problem. Because if you are not going to focus on that particular part ng buhay ninyo, tandaan nyo, may dalawa tayo, divine nature and sinful nature. Now, originally speaking, nung nagkasala ang tao, nandiyan yung sinful nature na sa atin, and most ito na po yung nauna sa atin, most of our lives, ito na po yung nauna talaga sa atin. You see? Nandiyan na yung sinful nature. Kaya nga, yan yung hatak ng Diablo para mapunta tayo sa ungodliness and worldly lust. Because kung wala namang sinful nature, syempre, kailanman wala tayong magiging amor, wala kayong magiging desire na mapunta sa ungodliness and worldly lust. Bakit? Wala kayong panlasa para dun eh. Nakuha nyo? You see that? Now, kaya nga po, kaya ang pinakahatak sa atin ng Diablo ay yung sinful nature. Alright, pipresent nyo sa atin dito, halimbawa, pipresent nyo sa atin dito, ito yung ungodliness and worldly lust. Nandito dito. Alright? Ngayon, bagamat nakaharap ako sa inyo, nakaharap din ako kay Brother Ponching, kung gusto kong hatakin si Brother Ponching, kailangan ko lang sa kanya ipakita ito. You see? At kung bakit makukuha ko si Brother Alfonso, parang pangit sa camera ng Ponching eh. Yeah? Brother Alfonso, pangit pa rin. Hindi. Wag na, madami pangalan eh. Alright, basta ito po. Para mahata ko si Brother Ponching. Okay? Brother Al daw. Okay, para mahata ko si Brother Ponching, ang kailangan ko gawin, pakitaan ko siya na isang bagay na alam kong ma-attract siya. Halimbawa po, pakitaan ko siya ng unan. Yan, attracted po siya dyan eh. Pag pinakitaan ko po siya ng unan, ang mga mangyayari po sa kanya, possibility, uy, unan, pambira. Eh, kapag ka matutulugin kang tao, importante sa iyo ang unan. So, yun ang mag-a-attract ngayon sa kanya para lumapit sa akin. Ganda ng unan, tinatawag yung ulo ko. Tinatawag yung ulo ko. Gusto ko ng higaan yan. Yeah? So, madalit sabi ngayon, lalapit siya ngayon sa akin. Now, bakit siya lumapit sa akin? Kasi merong nag-a-attract sa kanya, merong something in him na nag-a-attract sa kanya sa unan. At ano yun? Yung pagiging matulogin niya. Illustration lang naman. Pero kung gusto nyo gawing realidad, wala rin naman problema. Okay? So, ito po. Ito yung sinasabi ko ngayon. So, sa madalit sabi, mga kapatid, ganun din tayo kay Satanas. Lagay natin sa realidad.
worldly lust and sinful nature. Kaya nga mas madalas na attracted kayo young people dito kaysa sa dito nasa baba. It's because ang mas malakas ay yung sinful nature. Kaya yung ungodliness dito at worldly lust, ito ang humahatak sa inyo palayo dito. Kaya kung saan ito dalhin ng Diablo, dito kayo susunod at lalayo kayo dito. Simple illustration, pero sabi nga natin, realidad. You see? Simple illustration. This is the worldly lust. This is ungodliness. This is TikTok and TikTok and TokTok. Ano man yan? You see? O, lahat na nandito. Alright? Itong gagawin ng Diablo, young people, tinan nyo, kaganda to. Pambira, ang ganda nito pang laro. Dito ha, sinasabi ko, sa limbo, sa cellphone. O, may bago ngayon, Realme, itong mga pinopromote, mga ganda sa games. Yun. Kaya ngayon, sunod-sunod naman na parang aso yung mga young people. Mambira, ma, yun ang regalo mo sa akin sa December. O, huli ko kaagad yung iba, oh. Sapul kaagad, oh, para sa mga magulang nanonood. Alam nyo na, huwag na. Huwag nyo nang bilhan. Alright, hindi. Totoo po yung sinasabi ko. Nangyayari to, young people, I hope you are agreeing with me with this. Hindi ko nakikita yung mga comment nyo ngayon kasi di ako nakalive, eh. Pero kung maganda sana dito, mas maganda. Alright, so, well, katulad ng sinasabi ko, mga kapatid, di ba? Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya kayo nahahatak sa ungodliness and worldly lust. Ano po ang nangyayari? It's because malakas ang sinful nature. And ungodliness and worldly lust, young people, those are two things na ipinapadinay sa atin ng Panginoon. Alright? Pinapadinay sa atin. Now, para saan yung purpose? Bakit tayo kailangan mag-deny ng ungodliness and worldly lust? Bakit? Para saan? So that we can live righteously or so that we can live soberly, sabi ng Biblia, we should live soberly, righteously, and godly. Soberly, righteously, and godly ay nandito. Alright? Ito yung nandito. Pero ito, ang nandito is ungodliness and worldly lust. So sa mga tuwid, mga kapatid, ito yung nag-a-attract sa mga young people ngayon. Kasi pag malakas na sa iyo yung sinful nature, eto, bigyan ko po kayo ng ano, halimbawa. Halimbawa, sa amin po, na sa amin, hindi ko alam kung sa amin ang gagamitin ng word, o sa akin, kasi parang ako lang mag-isa na eh. Sa bodybuilding, halimbawa lang po, ano po, sa workout, yan. May mga times, honestly speaking, may mga times, ay talagang isa sa mga nakakapag-attract sa akin ay yung mga gym equipment. You see that? Kaya pagka narinig ko na yung tugtog ng impormasyong pang-alusugan, talagang gustong-gusto ko na magbuhat eh. pero ibig ko sabihin, mga kapatid, ibig ko po sabihin, the honest speaking, pero ang punto po is this. Ang punto po is this. Okay? Ang ibig mo sabihin niya, ang gusto ko po sabihin sa inyo ay ganito po. Ito po yung nangyayari. Pagka ito po, pag yun po ang lahat, dahil malakas po yung cambio sa akin noong bagay po na yun, pagka nakakita ako nun, yun yung humahatak sa akin para parang gusto mo nang nandun yung feeling ko na parang gusto ko na mag-workout, gusto ko na yung ganto, gusto ko na gawin itong ganto. Pero sabi ko nga, katulad halimbawa na lang, this is a real illustration, halimbawa na lang, o meron akong naka-schedule na ganun. You see? Meron akong ganung schedule. Siyempre, nadudun na ako ng katuon eh. Nakaset na yung mind ko. Schedule ko na yun. Ganto, ganyan. Ang problema, pinatawag ako ngayon para sa trabaho. Hindi ko pwedeng i-disregard yung pinakatrabaho ko. Over that matter. Bakit? Kahit na may attraction ako doon, tandaan nyo, young people, kahit na may attraction ako doon, hindi pa rin yun ang buhay ko. Gets nyo? You see that? Sa madalit sabi, young people, kailangan kong iwanan yun at piliin ko ito dahil ito talaga ang dapat na gawin ko. Alright? Kaya planado man o hindi. That's the main point. Now, kaya ko sinasabi yan, kaya ko yan sinasabi sa inyo, young people, kasi exactly what is happening to you right now, ang pinakamalakas, kaya hindi maiwasan yung ungodliness and worldly lust, kasi ang malakas dito ay sinful nature. Ang malakas dito ay divine nature. If we are being taught or we are giving instruction to deny ungodliness and worldly lust, ang purpose is to live soberly, righteously, and godly. That is the main purpose.
Now, ito po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, inuulit ko, simple lang itong mag-uusapan natin. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo, kaya nahihirapan pumunta dito kayo, young people, dahil ang malakas sa inyo ay yung gravity nito. Bakit malakas ang gravity nito? Ibig sabihin, mahina ang panghatak nito. Ano yung panghatak nito at saka panghatak nito? Sinful nature, tandaan nyo yan ha, divine nature. Ang sinful nature, yun yung ating pagiging makasalanan. Bilang isang Kristiyano, meron tayong divine nature. Now, ito po yan. What teaches us, kung mapapansin ninyo sa verse number 12, nagsimula yung verse number 12 sa word na teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Alright? Tinan nyo ha? Diyan nagsimula yung salita. Na ito po yung point. Ito po yung point. Tinan nyo po ha? Kung diyan nagsimula sa word na teaching, kailangan hanapin natin sino yung nagtuturo. Kasi teaching eh. Hindi naman po past tense. You see? Kita nyo po yung ano, naka-present tense. Isabihin, hindi lang present tense ang tawag dito eh. You see? Active po yung word. It's an active verb, teaching. Okay? Teaching. Therefore, there is something that is teaching us or that can teach us to deny ungodliness and worldly lust. So, what teaches us to accomplish these things? Ano yung i-accomplish natin? Ito yung matatargetin nyo, young people. Ito yung dapat na ma-accomplish ninyo. You have to deny ungodliness and you have to deny worldly lust. Para mamuhay tayo ng, ulitin natin. You have to deny ungodliness, you have to deny worldly lust. Para ano? Para mamuhay tayong soberly, righteously, and godly. Now, itong mga bagay na ito, dapat ma-accomplish po natin. Paano natin ma-accomplish ang mga bagay po na ito? Kailangan natin na isang bagay na magtuturo sa atin para ma-accomplish yun. Ano yun? Alright? Ano yun? Sa verse number 11, sabi po ng Biblia, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Kung papansin niyo po yung verse number 11, sa verse number 11, makikita niyo po na sa verse number 11, ang nakalagay po diyan na punctuation mark sa dulo ng chapter ng verse 11 is comma. Ibig sabihin, meron po siyang kasunod. Alright? Ibig sabihin, meron siyang kasunod. At ang kasunod ng verse 11 ay yung verse 12. So, ang nagtuturo sa atin ay yung verse number 11. Ano yung nasa verse number 11? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang pinag-uusapan natin is the grace of God. So what will teach you to deny ungodliness and worldly lust and live soberly, righteously, and godly is the grace of God. You see, it is the grace of God. Pag pinag-usapan po natin yung grace, many times nababanggit po ito, pag pinag-usapan po yung word na grace, ang ibig po sabihin ng word na grace is the favorable influence of God. It is the influence of the divine nature of God. You see, it is the influence of the Spirit. Now, sinasabi ko nga po sa inyo mga kapatid, I'm talking about the Holy Spirit. It is the influence of God. Jesus Christ, God the Father, naniniwala po tayo, we only have one God. See, but it has three persons. Okay? In three persons. Ano yan? The Father, the Son, and the Holy Spirit. The job of the Father is the one to forgive us. Alright, kaya nga humihingi tayo ng tawad sa Diyos Amay. Bilang isang anak, the job of the Son is to sacrifice siya yung Savior natin and Lord. And the job of the Holy Spirit, God, the Holy Spirit, okay? Ang pinakatrabaho po niyan is the one to influence us or to bring us into the divine nature para magpalakas ng influence ng Diyos is the Holy Spirit.
You see? It is the job of the Holy Spirit. Pagka nag-indwell sa atin ang Holy Spirit, it is His job na tayo ay tulungan, na tayo ay magpatuloy sa impluensya ng Diyos. Alright? Sinasabi ko lang po sa inyo. Now, kaya nga po sinasabi ko sa inyo, because of the grace of God, the favorable influence of God, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Diba? Because of the grace of God, for by grace are ye saved. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. So, ibig sabihin, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil sa grasya ng Diyos. At hindi tayo magkakaroon ng divine nature kung wala tayong kaligtasan. Therefore, young people, ang pinopoint out ko lang sa inyo ngayon, young people, listen carefully. You've got to be first things first. First things first, young people, balik tayo sa simula. Napaka-importante na ito. Please, please, I am begging you, young people. Please, I am begging you, young people. Seryosohin niyo itong sasabihin ko sa inyo ngayon. You've got to give importance sa inyong kaligtasan. You've got to make it sure that you're true to your salvation. Because it will be a big question mark kung ipapahayag natin sa mundo na tayo ay ligtas na, pero ang mas malakas pa rin sa atin ay ang kasalanan. No one, even you, cannot be convinced kung ako po ay magsasabi sa inyo na ligtas na ako, pero makikita nyo akong natutuwa sa kasalanan. Alright? Hindi ko po sinasabi na kailangan nyo magpakita, young people. Hindi ko sinasabi na kailangan nyo magpakita para lang sa lahat po ng tao nakikinig. I know we're worldwide. I'm not saying that you can be saved by your good works. No. Never po yan na naging issue dito. Wala po yan sa Biblia. Our good works is just the manifestation na tayo ay ligtas. Alright? Yan lang yun po yung maaring mag-produce. Pag magpapasakop ka sa banal na Espiritu, yan ang magmamanifest sa inyo ay yung good works. Alright? Kaya ako po yung sinasabi sa inyo, that should, yan dapat ang nangyayari. Kaya nga yung sinabi ng Biblia, a pattern of good works, yung pinag-usapan natin last time. You see? You can be a pattern of good works, young people, if sisiguraduhin nyo talaga, mga kabatid, young people, mga kabataan, listen carefully. You can be a pattern of good works kung ang malakas sa'yo ay yung divine nature. At yung divine nature, inuulit ko, napunta lang yan sa atin, sa inyo, sa atin. Sa inyo, mga young people, naapunta lamang yan sa atin dahil sa kaligtasan natin. Kaya ang pinupunto ko ngayon, young people, kailangan nyong i-emphasize at laging sariwain sa sarili nyo. Hindi ko sinasabi na hindi kayo ligtas. Kayo lang dalawa ng Diyos na akalam nyan. No man can judge anyone na hindi siya ligtas. You see? Nakabase lang tayo sa manifestation. You see, maaaring makapagsabi ako na si Brother Poching ay diligtas. Maaaring meron lang ako nakikita sa kanya. But yet, hindi ko pwedeng periodan yun. Bakit? Dalawa lang silang ng Diyos na akalam yan. Simply what I am telling you right now. Yan din po yung sinasabi ko sa inyo ngayon. You've got to take it seriously. Kung totoo kang ligtas, bakit napakalakas ng kasalanan sa'yo? Bakit mas malakas ang sinful nature at kesa sa divine nature na supposedly, kailanman sa buhay natin, young people, hindi pwedeng maging malakas ang diablo sa Diyos kahit na nandito tayo sa presenteng mundong ito. Ano sabi ng Biblia? Greater is he that is in you than he that is in this world. Sino yung nasa iyo? Ang Diyos. Kung tinanggap mo siya bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, sino yung nasa mundo? Si Satanas. Greater is he that is in you than he that is in this world. You see that? Kaya ko po yan sinasabi sa iyo, young people, siyasatin natin muli ang maigi. Ang sarili natin, ligtas ka ba talaga? You see that? Binibigyan ko lang kayo ng foundational points para ma-check ninyo ang sarili ninyo. Alright? Bago matapos ang taong ito, November, November na pala tayo. November na tayo.
Okay? Pagkalipas ng buwan na ito, okay? Pagkalipas ng buwan na ito, December na. Isang buwan na lang. Okay? Isang buwan na lang, matatapos na ang 2020. Pupunta na tayo sa another year of our life. You see? Kung sa mga past years ng iyong Christian life, malakas sa iyo ang kasalanan, pero nagpabahayag kang ligtas ka, you've got to check yourself. Siyasatin mo lang maigi ang sarili mo. I'm helping you here, young people. Again, inuulit ko, I am helping you right here. Kailangang i-capitalize nyo sa buhay nyo ang kaligtasan nyo. You see? Hindi po masama na i-recheck mo ang salvation nyo. Walang nakasulat sa Biblia na pag nag-recheck ka ng salvation, ibig sabihin hindi ka naligtas. No. Pwede ko naman sabihin ko po sa inyo ngayon na ako sigurado ko tinanggap ko si Jesus Cristo bilang sarili kong Panginoon at tagapagligtas. You see? Now, kung maaaring sa kalagayan nyo ngayon, I don't know your situation right now, nandito ako, nasa ibang lugar kayo, nakikita lang tayo, nakikita nyo lang ako through online. Pero i-check nyo yung sarili nyo. Kung malakas ba sa iyong kasangalan, mag-pause ka muna saglit. Nagpapahayag akong ligtas ako, mag-pause muna saglit. Bakit wala akong amor sa programa ng simbahan? Ba't wala akong panlasa sa salita ng Diyos? Parang wala akong excitement pag may service. No, mag-preach na ulit si pastor, magtuturo ng Sunday school, mag-preach na sila Sir Mike o sino mang iaatasan na preacher. Pag may mag-preach yan, bakit parang wala akong excitement? Wala kang excitement sa ministry, wala kang excitement sa programa ng simbahan, wala kang excitement, wala kang excitement sa salita ng Diyos, wala kang excitement sa programa ng simbahan, wala kang excitement sa ministry. At masaya ka sa worldliness and sa worldly lust at saka sa ungodliness. Doon ka sa dalawa na yun malakas, pero dito sa tatlo na para sa Diyos, mahina ka. Pause ka muna for a while. Oh, wait lang. Ligtas ako? Sigurado ko. Maliwanag sa akin ang kaligtasan. Maliwanag. Si Jesus Cristo ang tagapagligtas. Tinanggap ko siya bilang sarili kong Panginoon na tagapagligtas. Now, all you have to do is to once again, ano nga sabi ni David, renew the right spirit within me. You see? Gayahin niyo yung prayer ni David, young people. Humingi kayo ulit ng tulong sa Diyos. Okay? Humingi kayo ulit ng tulong sa Diyos. Panginoon, restore unto me the joy of my salvation. Renew the right spirit in me. Yun uli ang hingiin mo sa Diyos. Hingiin mo yan sa Diyos. Hingiin mo nang hingiin yan sa Diyos. It is very important. Again, inuulit ko, young people. Inuulit ko, kahit pa, sabi mo, tinan niyo po ah, kahit pa, kaya nahihirap, kahit pa sabihin mo na kakailan, matagal ka na sa simbahang ito. Kung matagal ka na sa simbahang ito, then ano na ang ginagawa mo para sa Panginoon? You see, kamusta ang panlasa mo sa salita ng Diyos? Kamusta ang excitement mo every time may service? Lalo pa ngayong virtual, mabilis ka pa kayang bumangon sa higaan mo at sabihin, uy, malilate na ako. Wala nang service na mag-force sa'yo. Wala nang jeepney na mag-force sa'yo na baka maiwan ka, kaya bumangon ka na on time. You see? Wala na. Bakit? Andiyan na sa bahay nyo eh. You see that? Ganun ka pa rin bang bumalikwas sa higaan? Ganun ka pa rin bang bumalikwas sa higaan? Okay? At bumangon ka sa higaan mo, sabihin, naku, umbihira, anong oras na? Alas 7 na, late na ako. Ay, sabi niyo, grabe naman sir, 8:30 yung service. You see? Alas 7 na, hindi pa ako nagpe-prepare. O, itama natin. Alas 7 na, hindi pa ako nagpe-prepare. You see? Oh, may greeters pa naman ng alas 8. Dapat 7:30, ready na kami bumati. 7:45, ready na kami bumati. Para pagka nag-send na ng link yung area leader, click na agad yung link. Oh, at bumati po pala kami. Kami po ang pamilyang Uwera. At ito po ang aking asawa, si... wala pa pala. You see? Kaya ako po yan sinasabi sa inyo, kung wala kang ganyan sa gawain ng Panginoon, young people, kung wala kang ganyang excitement sa ministry, sa programa ng area niyo, sa programa ng simbahan, kung wala kang ganyang excitement at nakaupo ka sa simbahan niyo ngayon. By the way, let me warn you, young people, it doesn't mean na nakaupo kayo ngayon. Okay? Nakaupo kayo ngayon sa mga tahanan ninyo, every time na may service tayo, hindi na kayo mag-amen. You see?
May virtual crowd na tayo. I just want to give you a link. If you want to say amen, Pastor Hill wants to hear that. All you have to do is to unmute your mic button and then you shout amen there. You see? Maririnig na po kayo. Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo, mga kapatid, it's because, tandaan nyo, young people, kayo ang ating pinaka-topic ngayon. This program is not made to hurt you. Alright? This program is made to open your minds because you can live righteously, you can live soberly, righteously, and godly in this present wicked world as long as you deny ungodliness and worldly lust. To accomplish these things, make sure na ang malakas sa'yo is the divine influence of God and not the sinful nature of man. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, mga kabataan, balikan nyo ang kaligtasan nyo. Hindi porket ligtas na ang magulang nyo, ligtas ka na rin. Pinapaalala ko lang. Hindi porket staff ang magulang mo, ligtas ka na. Hindi porket may ginagawa kayo sa area nyo, ligtas ka na. Paalala ko lang po, may mga pastor, anak ng pastor, ang nagpapahayag na kung kailan pa sila na tumagal sa ministry, tsaka lang sila naligtas. You see? Ano po ibig ko sabihin? Now, sa atin po, ito po yan. Marami naman po yan. May mga paliwanag po dyan si Pastor Hill at sinasabi ko rin po yan. Ano po? Nais ko po sabihin sa inyo. Tinan nyo po gano'ng importante po ito. Mga young people, listen carefully. If you're still living in a worldly standard, you cannot just beware. Again, young people, please, malapit na akong matapos. Gusto ko kayong pag-ingatin. Beware! Sinabi ko po sa inyo, binasa natin. You can tell the world that you know God. You can profess that you know God, but in your works, you deny Him. Paano nangyayari sa inyo, Kristiyano, young people? Sabi ko nga sa inyo, may divine nature kayo, pero ang malakas sa manifestation is the sinful nature. What the gravity of this world sa atin bilang isang Kristiyano is our sinful nature. Nire-recap ko na. Kaya nga kailangan nating bantayan na hindi pwedeng maging malakas ang sinful nature over the divine nature of God that is in us. Kapag attracted ka pa rin sa standard ng mundo, kung paano manamit ang mundo, ganun ka manamit. Kung paano ang pormahan ng mundo, ganun ang forma mo. Kung paano, kung ano ang hobby ng mundo, yun din ang hobby mo. Kung ano ang highlighted na season ng mundo, ganun din ang highlighted part ng buhay mo. You see? Pagka ganyan pa ang pamumuhay mo, ibig sabihin, malakas pa ang sinful nature sa'yo. Yes, you might be saved. Pwede pa rin mangyari yun kahit na ikaw ay ligtas. Kaya nga, ang kailangan natin gawin ngayon, young people, just kneel down, talk to God, seriously talk to Him. Lord, maliwanag sa akin ang kaligtasan ko. Ang gusto ko po, Panginoon, ay tulungan niyo kong mag-manifest sa akin. O Diyos, tulungan niyo pong mag-manifest sa akin ang aking kaligtasan. Because the grace of God that bringeth salvation to men is the one who is teaching us to deny ungodliness and worldly lust. Kasi divine nature yun. It will deny ungodliness and worldly lust, and it will push you to live soberly, righteously, and godly in this present wicked world. Kaya nga pagtuunan nyo ng pansin yan, young people. Tomorrow, mag-i-start na ang ating programang Staying Alive. For you to stay alive in this present wicked world, all you have to do is to live soberly, righteously, and godly. And deny ungodliness and worldly lust. Bukas na po yan, 8 to 9, yan na po simula ng Team Focus. If you're a part of the Team Focus at wala ka pa po dun sa Team Preparation, yung papunta na sa pag-asawa na, pag-aasawa na, okay? Yung papunta na po doon, ang age po natin is from 13 years old to 24. Alright? So, ibig po sabihin, kaya ako yan sinasabi sa inyo, is because of the reason na napaka-importante that you first pay attention on your spiritual preparation. Actually, preparation pa rin itong ginagawa natin. Yung term naman na preparation, all throughout our life, lagi tayong biniprepare naman ng Panginoon.
You see? And all throughout our life, gusto tayong turuan ng Panginoon na mag-focus sa Kanya. Because walang kwenta, preparation of the heart in man and the answer of the tongue is always from the Lord. Tandaan yan. You see? Kaya nga, kailangan pagtuunan natin. Let's give focus. Young people, listen carefully. Sa pagkakataon na ito, hindi ito pang team focus lang. Okay? Even ikaw ay nasa team preparation. Actually, this is for everyone na rin. Hina-highlight lang natin ang issue sa inyo, young people. Now, again, let's recheck ourselves. Recheck! Pause for a while, check yourself. Bakit malakas pang hatak sa akin ang mundo? Bakit ganun? Ibig sabihin, yung hatak niya sa akin, yun ang mas malakas kesa hatak ng Diyos. Sa ungodliness and worldly lust, sinful nature. Soberly, righteously, and godly, divine nature. You see? Laging may laban yan. Ika nga. Now, ang punto dyan, pag ikaw ay nag-submit sa banal na Espiritu, ang may highlight mo ay ang divine nature. Ang malakas ay ang hatak ng Diyos. Pero pag hindi ka nagpasakop sa banal na Espiritu, ang magiging highlight ng buhay mo kahit na sabihin mo pang Kristiyano ka, ay kamunduhan. Again, young people, stay focused on living your life, on staying alive as a Christian by living righteously, soberly, and godly. Again, inuulit ko rin po, nais kong sabihin para sa ating lahat ito. Lahat, sa lahat na po na nakikinig, seryosohin po natin ang kaligtasan po natin. Hindi po basta-basta yan. Sabi nga po natin, sabi nga ng iba, ganun na lang ang accusation nila sa atin. Ganun na lang ba sa inyo? Ganun na lang ba yung ganun lang ba ang kaligtasan sa inyo? Ano 'yon? Ganun lang ba ang kaligtasan sa inyo na kapag pagka ikaw ay ligtas na, pagka ikaw ay tumanggap lang kay Jesucristo bilang sarili mong Panginoon tagapagligtas, save ka na kagad. Oh yeah. Ganun lang kasimple ang kaligtasan na pinresente ng Panginoon. Pero ang laban ay after mo ng pagtanggap. Totoo ka bang tumanggap? Doon magpapakita yan. Again, ulit ko, young people, this program is established to help you to live your lives, your Christian lives, properly and according to God's will. Huwag na tayo magkaroon ng mga excuses. Huwag na tayo magkaroon ng pride sa sarili natin. Eh, bakit si ganito? Bakit si ganyan? Huwag mo na silipin ang buhay ng ibang tao. Silipin mo ang buhay mo. Alright? Huwag ka nang tumingin sa ibang tao, young people. Huwag ka nang tumingin sa ibang tao. Kaya hindi ka nagpa-progress up until this time because you're always comparing yourself to others. Do not compare yourself to others. Every one of us is made unique by God. Tandaan mo yan. Preaching yan ni Pastor Ril, kung matatandaan ninyo. Alright? Again, I hope ngayong tanghaling ito, I have served you a good lunch and nabusog po tayo sa spiritual nating pananghalian. Alright? So, ngayon po ay tatapusin na po natin ating programa and of course, ay patuloy po nating ipanalangin ng ating mga frontliners. We do not end our program without giving salute to our frontliners because malaki pa rin ang naitutulong nila sa atin. Kahit may mga issues sa kanila, again, tandaan nyo, ang trabaho nating Kristiyano is not to capitalize their issue. Pray for their issue and help them na makabangon sila sa issue nila. But most of all, even though ganun man may mga lumalabas sa mga issue sa kanila, but still, yung mga totoong nagsiserve na frontliners, we give our best salute for them because they give their life for us. They sacrifice their time, they give effort para po sa kaligtasan po natin. Here's our salute to our frontliners. Bakit ka langit mong inaasam, lupa ang binagsakan. Di ka na nga makaahon, patuloy pang nababaon. Kay taas ng iyong lipad noon, ba't gumagapang ka ngayon? Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bigat'y lumalaganap, gumuguhulan
ang pangarap, kung sino-sino ang tinawagan, Diyos pang inalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Nagkakaisa'y muli mabubuo ang pangarap, at nang minsan pang muling magapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa pighati lumagalganap, kumuguho ang pangarap, kung sino-sinong tinawagan, Diyos pang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung nagkakaisa'y muling nabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Muli po namin kayong inibitahan at sa ating pong pananambahan mamayang hapon. Let's get excited for another Hallelujah service, and let's make sure we have the right spirit and the right attitude as we join our service later. Pray for our internet connection and for the young people ages 13 to 24, Team Focus. We're welcoming you to attend or to watch our live new live streaming program tomorrow, every Thursday from 8 o'clock to 9 o'clock in the evening. God bless you all and stay alive. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayang Pilipinas.